Mabuhay! Kamusta? Tara, may bago na naman tayong pag-aaralan. Atin munang talakayin ang konsepto ng pamilyan. Subalit, pamilyar ka ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang pamilyan? May ideya ka ba tungkol dito? Tandaan, ang pamilyan ay mahalagang bahagi ng buhay ng producer, pati na rin ang consumer. Ang pamilihan ang nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mga produkto at serbisyong handa at kaya niyang ikonsumo. Sa kabilang dako naman, ang mga producer ang siyang nagsisilbing tagapagtustos ng mga serbisyo at produkto upang ikonsumo ng mga consumer. Lagi mong tatandaan, meron tayong dalawang pangunahing tauhan sa pamilihan, ang consumer pati na rin ang producer. Sa pamilihan, itinatakda kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at kung gaano ito karami. Ayon naman kay Adam Smith sa kanyang aklat taong 1776, ang ugnayan ng consumer at producer ay naisa sa ayos ng pamilihan. Kung kaya naman, meron tayong tinatawag na invisible hand. Ayon kay Adam Smith, ito ang gumagabay sa ugnayan ng dalawang aktor sa pamilihan. Ito ay ang presyo na siyang instrumento upang maging ganap ang palitan sa pagitan ng consumer at ng producer. Mahalagang bahagi ng pamilihan ang umiiral na presyo sapagkat ito ang nagtatakda sa dami ng handa at kayang bilhin ng produkto at serbisyo ng mga consumer. Presyo rin ang siyang batayan ng producer sa paggawa ng kanyang mga produkto. Tara, magtungo naman tayo sa estruktura ng pamilihan. Ang estruktura ng pamilihan ay nahati sa dalawa. Meron tayong tinatawag na ganap na kompetisyon at di ganap na kompetisyon. Unahin natin ang ganap na kompetisyon. Ito ang estruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong klaseng sistema, walang sinuman sa producer at consumer ang maaari makakontrol sa takbo ng pamilihan, partikular na sa presyo. Sa panig ng producer, hindi nila ito kayang kontrolin sapagkat maraming nakitinda na magkakaparehong uri ng produkto at serbisyo sa pamilihan. Dahil dito, ang mga consumer ay may pamimilian kung saan at kanino sila maaaring bumili ng kanilang produkto at serbisyo. Ayon pa nga sa ating dalawang ekonomista sa kanilang aklat na Economics taong 2009, ang pamilihang may ganap na kompetisyon ay may mga sumusunod na katangian. Una, maraming maliliit na consumer at producer. Dahil sa marami at maliliit ang consumer at producer, walang kakayahan na maimpluwensyahan ang presyo na papabor sa interes ng sinuman sa pamilihan. Ikalawang katangian naman ay ang pagkakatulad ng mga produkto. Ito ay nangangahulugang maraming produkto na magkakatulad, kung kaya't ang consumer ay maraming pagpipilian. Ang ikatlong katangian naman ay ang malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. Dahil walang direktang may kontrol sa mga salik ng produksyon, maraming mapagkukunan ng mga sangkap para makabuo ng mga produkto. Bunga nito, maraming produkto ang nagkakatulad na maaaring ipagbili sa pamilihan. Ang ikaapat na katangian ay ang malayang pagpasok at paglabas sa industriya. Ang pamilihan, partikular na ang sistema ng pagnenegosyo ay bukas sa lahat ng may kapasidad na maibahagi. Walang kakayahan ang mga dating producer na sila ay hadlangan o pagbawalan ang pagpasok sa pamilihan. At ang huling katangian ay ang malaya ang impormasyon ukol sa pamilihan. Dahil ang sistema ay malaya, ang pagdaloy ng impormasyon, lalo na sa pagtatakda ng presyo at dami, ay bukas para sa kaalaman ng lahat. Tinatawag naman na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang istruktura,
kung wala ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihang may ganap na kompetisyon. Ito ay binubuo ng monopolyo, monopsonyo, oligopolyo at monopolistic competition. Kapag sinabi nating monopolyo, ito ay ang uri ng pamilihan na iisa lamang ang producer na gumagawa ng produkto o nagbibigay serbisyo kung kaya't walang pamalit o walang kahalili. Ilan sa mga katangian ng monopolyo ay iisa ang nagtitinda, produkto na walang kapalit, ikatlo, kakayahang hadlangan ang kalaban. Palawakin natin ang ikatlong katangian ng monopolyo. Dahil sa patent, copyright at trademark gamit ang intellectual property rights, hindi makapasok ang ibang nais na maging bahagi ng industriya na kaparehas sa hanay ng produkto at serbisyong nilikha ng mga monopolista. Kaugnay nito, batay sa World Intellectual Property Organization, ating pag-aralan ang copyright, patent, pati na rin ang trademark. Kapag sinabi natin copyright, ito ay isang uri ng intellectual property right na tumutukoy sa karapatang pagmamay-ari ng isang tao na maaaring kabilang ang mga akdang pampanitikan o akdang pansining at iba pa. Ang trademark naman ay ang paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kumpanyang may gawa o nagmamay-ari nito. Samantala, ang patent naman ay pumoprotekta sa mga inventor at kanilang mga imbensyon. Ito ay ipinagkakaloob ng gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ang iba na gawin, gamitin, ibenta, iangkat at iluwas ang imbensyon niya kapalit ng pagsisiwalat sa publiko ng mga detalye ng kanilang imbensyon. Sa kabilang banda, meron din naman tayong tinatawag na natural monopoly o iyong mga kumpanyang binibigyang karapatan na magkaloob ng serbisyo sa mga mamamayan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Sunod naman ay ang monopsonyo. Sa ganitong uri ng pamilihan, meron lamang iisang mamimili ngunit maraming producer ng produkto at serbisyo. Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan ng consumer na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang mabisang halimbawa ng ganitong anyo ng pamilihan ay ang pamahalaan na nag-iisang kumukuha ng serbisyo at nagpapasahod sa mga pulis, sundalo, bumbero, traffic enforcer at iba pa. Sunod naman ay ang oligopolyo. Ito ay isang uri ng estruktura ng pamilihan na may maliit na bilang o iilan lamang na producer ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto at serbisyo. Ilan sa mga halimbawa ng ganitong uri ng produkto sa pamilihan ay ang semento, bakal, ginto at petrolyo. Dahil dyan, maaari din nilang gawin ang tinatawag nating hoarding. Ito ay ang pagtatago ng produkto upang magkulang ang supply sa pamilihan na magdudulot ng pagtaas ng pangkalahatang presyo. Sa ganitong sistema, maaaring magkaroon ng pagkontrol o sabwatan ang mga negosyante na tinatawag natin na collusion. Ito ay nagaganap partikular na sa presyo, sa ilalim ng kartel o samahan ng mga oligopolista. Ayon pa nga sa batas na ito na Consumers Act of the Philippines, hindi pinahihintulutan ang pagkakaroon ng kartel sa ating bansa upang mabigyan ng proteksyon at isulong ang kapakanan ng mga consumer. At ang huli ay ang monopolistic competition. Sa ilalim ng ganitong uri ng estruktura ng pamilihan, maraming kalahok na producer ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan, subalit marami rin ang mga consumer. Ang ilang mga produktong nagkakatulad ay ang mga shampoo, toothpaste, sabon at iba pa. Sila ay nagkakaiba pagdating sa packaging, labeling, presentation at maging sa lasa o flavor. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod.
O paano ba yan? Mukhang napahaba-haba ang ating talakayan ngayong araw. Ikaw ba ay merong katanungan? Kung wala, sige, hanggang dito na lamang. Paalam!